Isang buhay na nakakulong sa obligasyon. Mula nang pumasok si Dad sa politika, lahat ng galaw ko disusi na. Nung ipakasal niyo ako sa anak ni Chairwoman, kahit paghinga ko, iningatan ko. Mag-divorce na tayo. Please lang. Kailangan mong i-maintain ang dignidad mo pagkatapos ng divorce. Huwag kang gagawa ng anumang makakasira sa reputasyon natin. Ang makakatagpo ng taong babaguhin ang kanyang puso. It's beautiful time. Live on sorry na again. Kasami tuwigo. It's beautiful, babe. Mantakas ang dala ko sa'yo. Munti ka nang mahulog kanina nung antukin ka kaya bigla kitang inalalayan. So, gusto mong manood ng salsa? Sayo tayo! Tingin ko I was put under a spell. A magic spell. Pareho man ang sinasabi ng mga damdamin nila, mundo nila ay magkaiba. Hello, si Mr. Marco Kim po ba ito? Oo, oh, ito nga po. Makapasa ka sa final round ng interview para sa mga bagong employee. May trabaho na po ako. Saan ako pwede ka magtatrabaho? Sa Dongho Hotel. Pakinggan po natin ang welcome speech ng ating CEO, Ms. Char. This August, witness the encounter in One Love Story. Nag-aalala talaga ako kasi nabigla ako nung malaman ko na ang isang kaibigan ko na nakilala ko, CEO pala ng hotel na pagtatrabahuhan ko. Ang pag-ibig na nagsimula sa pagkakataon. Sa laki at lawak ng mundo, nagkita tayong dalawa at nagkakilala sa iisang lugar. Magkasama tayo sa isang masayang araw. Paninindigan ng isang desisyon. Tigilan mo na maging close sa CEO natin. Malaking kasiraan yun para sa kanya. Anong klaseng kalokohan to? Kapag may pangyayaring makakasira sa pangalan ng pamilya, mawawalan si Pauline Cha ng karapatan sa lahat. Paano mo nagawang ma-involve sa isang skandalo? Lalo pat mas bata yung lalaki. Marco, ipagpatuloy mo na lang ang buhay mo. Hindi kita iiwang mag-isa. Yun ang desisyon ko. One moment will change your heart. Encounter soon.